Anthony Carpio. Nagsagawa ang 70 Infantry Battalion sa pangunguna ng kanilang commanding officer na si Lieutenant Colonel Ronel B. De La Cruz ng Information Awareness Drive. 40 kabataan ang sumailalim sa programang ito na ginanap sa Municipal Hall ng Doña Remedios Trinidad, probinsya ng Bulacan, kamakailan. Layunin ng programang ito na wakasan ang kinakaharap na problema ng ating bansa patungkol sa tumataas na bilang ng mga recruitment ng komunistang teroristang grupo. Ang pagbibigay kaliwanagan sa posibleng maging resulta ng pagsali sa ganitong mga gawain. Ang mga eskwelahan ang pangunahing target ng komunistang grupo upang makapag-recruit ng mga estudyanteng maaring gamitin upang lumaban sa batas. Kaya naman, puspusan ang pagsasagawa ng ganitong gawain upang maitama at maiwasan ang pakikilahok sa maling adhikain. Nagbigay naman ng pahayag ang presidente at vice-presidente ng Sangguniang Kabataan na sina Julie Ann Gregorio at AJ Marie Magbitang sa kanilang natutunan mula sa mga kasundaluhan. May karapatan po tayo na pumili po ng organisasyon na sa salian. Sabi po dun sa ano po, dapat po tayo maging mapanuri po sa mga sinasalian po natin na organisasyon. Kasi natutunan ko po ano, huwag dapat tayo magpalin lang, dapat aalamin muna natin yung mga sasalian nating mga organisasyon, lalo na sa mga kagaya namin na grade 12 na magiging college na next. Dapat po natin gawin bilang kabataan, imulat po natin yung sarili natin na kung alin yung mga tama. Aniya, mag-ingat ang mga kabataan sa mga nakikilala at sa mga grupong sinasalihan dahil hindi nila alam na sila pala ay nare-recruit na. Kaya dapat maging mapagmasid at maging mapanuri sa mga kinakaibigan upang hindi mabiktima ng maling ideolohiya ng komunistang grupo na ang layunin ay lasunin ang isipan ng kabataan para sumapi sa kanilang pakikibaka. Pagkatapos ng pagtuturo ay nagkaroon ng open forum ang mga kabataan tungkol sa kanilang nalaman ukol sa CPP, NPA, NDF. Pinalabas naman sa audio-visual presentation ni PFC Melvin Pablo ng 70 Infantry Battalion ang isang kabataan na na-recruit at nalinlang ng komunistang grupo at nasawi sa isang engkwentro sa pagitan ng sundalo at armadong grupo. Patuloy ang matapat at matatag batalyon sa pagbibigay kaalaman sa mga kabataan upang sila ay makaiwas sa masamang hangarin ng komunistang grupo at maling ideolohiya. Mula dito sa Bulacan, ako si Anthony Carpio, ang inyong kaugnay.